12 ng Mayo, ika-apat na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Naririnig ng aking mga tupa ang aking tinig at nakikilala ko naman sila at susunod sila sa akin. Buhay na walang hanggan ang ibinibigay ko sa kanila at hinding-hindi sila mapapahamak ni walang aagaw sa kanila mula sa kamay ko. Mas dakila kaysa anuman ang ibinigay sa akin ng aking ama at walang makaaagaw mula sa kamay ng ama. Iisa kami ng aking ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ang mabuting pastol at buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan ang ibinibigay ko sa kanila at hinding-hindi sila mapapahamak ni walang aagaw sa kanila mula sa kamay ko. Nakatalaga ang ika-apat na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay sa pagdiriwang ng kapistahan ng mabuting pastol at pandaigdigang araw ng panalangin para sa bokasyon. Sa linggong ito ay binibigyang diin natin ang bunga ng pag-aalay ng buhay ng mabuting pastol. Ano nga bang ibinibigay ni Jesus sa atin at sa buong iglesia bilang pastol? Kasiguruhan at kaligtasan. At hinding-hindi sila mapapahamak. Ang unang natatanggap ng katawan kay Jesus ay ang kanilang kaligtasan laban sa mga kaaway at mga magnanakaw. Mapanganib ang ating paglalakbay dito sa lupa. Kung ano-anong mga maling turo, mga nakakaakit na libangan, ang mga mapagkunwaring gabay ang lalantad sa atin. Dahil mahina tayo at hindi handa, maaari tayong mahulog sa kanilang patibong. Si Jesus na ating mabuting pastol ang siyang magtatanggol sa atin laban sa kanila kung tunay tayong magtitiwala sa kanya. Kaligayahan at buhay na walang hanggan. Dahil sa presensya ni Kristo, kahit may kadiliman at kahirapan, mapananatili natin ang kapayapaan. Kapag panatag ang ating kalooban, naroon din ang kasiyahan. Kahit na marami ang mga nanggugulo sa atin at pilit na sinisira ang ating pananampalataya, dahil nasa kamay tayo ng Diyos na pastol natin, dadalhin pa rin niya tayo sa payapang batisan. Buhay na walang hanggan ang ibibigay ko sa kanila. Sa mga katagang ito, napapaloob ang pinakamalalim na layunin ng kanyang pagiging pastol. Dadalhin tayo ni Jesus sa pinakamainam na pastulan sa kalangitan. Muli nating pagnilayan ang kabutihang tinatamasa natin sa piling ni Jesus bilang ating mabuting pastol. Sa kanyang mga kamay ay ipagkatiwala natin ang pang-araw-araw nating mga gawain at alalahanin. Pasalamatan natin siya sa mga pari na ibinigay niya sa atin upang magsilbing pastol na mag-aakay sa buong sambayanan tungo sa kaligtasan.